college pa lang kasi ako, dream ko nang pumunta ng Canada. Ano yung mga naging expectations nyo? Rinide ko na lang talaga yung sarili ko na mag-uumpisa ako sa pinaka-bottom, so hindi ako nahihirapan nag-adjust at all kasi alam ko na sa sarili ko na yun yung dadatnan ko. If you lower your expectations, yes, hindi magiging mahirap sa inyo or mas magiging magaan sa inyo ang pagsisimula sa Canada. Pala is a single international student na dumating dito, meaning walang partner, walang pamilya na. Single and available. So single siya pumasok dito, walang kamag-anak na kasama or partner or pamilya. Kami naman, ibang experience namin kasi kami nga ay family. So international students plus OWP, no? So ang tanong ko is ganito, ano kaya ang difference ng experience ng isang international student na single na pumasok dito at saka ng isang with OWP? Ano yung ups and downs ng buhay nyo dito sa Canada as international students? Masasabi ko siguro madami, lalo na sa finances. Kasi kung nung ako single ako, so yung kinikita ko, napupunta lahat sa mga gastusin ko, and I also need to save for my tuition kasi ang inano ko lang na tuition ko bago ako pumunta dito is 1 year. So yung mga sumunod na terms ko na, ako na yung nag-remedyo dito. So nag-ipon ako, todong tipid talaga ang ginawa ko. Kahit $2, $1 lang na gagastusin ko sa labas, nanginayang na ako kasi sabi ko kailangan kong mag-ipon para sa ano ko, sa susunod na tuition. Kino-convert mo ba? Kino-convert mo? Oo, nagko-convert ako talaga. Pero ngayon hindi na kasi wala na akong pag-iipunan. Nakakaluwag na siya, nakaka-LL na. Congratulations! Wala na akong pinag-iipunan na tuition. Tapos, mas marami ng oras yung trabaho ko kasi dati nung kakarating natin, 20 hours per week lang tayo. Uy, ang laking tulong noon, no? Tapos, ang sahod ko noon kasi nag-umpisa ako minimum sa PFC, minimum per hour. Tapos nung nag-digger ako, since level 1 pa lang ako, so mas mababa yung sahod ko kasi level 1, plus yung top up mababa. Which is mas malaki naman kesa sa minimum wage. Pero 20 hours lang yun. Kaya mahirap pa rin. Mahirap ano ang single international student na pumasok? Lalo na kung hindi mo babayaran lahat ng tuition mo. Kasi pag nandito ka na, yung pagkain mo, yung pinirhan mo, rent. Mag-iipon ka pa ng pag-tuition mo, yung pamasahe mo papunta sa trabaho, lahat yun. Okay, so para nasagot pala yung laging tanong ng international students, kaya bang maipon ang 2 years tuition? 2 years tuition? 1 year. Kasi yung bago pumunta dito, yung 1 year na tuition talaga yung lalakon. Kaya yung... Yun ang advice mo. Yung the following na... Kaya na pagtrabahuan. Okay. So, yun. Kaya pagtrabahuhan kung ang rent mo is mababa. Kagaya sa akin kasi nakitira ako sa mga kamag-anak. Ang hinihingi lang sa akin, $300. Napakababa nun. Malaking tulong yun. Malaking tulong yun. Kaya very thankful po ako sa mga kamag-anak. Yun, salamat po sa mga kamag-anak ni Shout Juriel. Shout out. Kaya ayun, kaya na-survive. Na-survive naman, kahit papano. So yun, guys, ano, malaking tulong pagka meron kayong kamag-anak na somehow, hindi man libre, ano, huwag tayo umasa na ililibre tayo ng kamag-anak natin dito. Somehow, mas maliit yung binabayaran mo, napakalaking bagay. If you're an international student na papasok dito sa Canada and isipin mo na iipunin mo yung second year tuition, kaya kung merong suporta ng kamag-anak, yun, mababang rep, no?
mababang rent. Malaking bagay talaga din. Oo, yung 300 tapos kasama na doon lahat. Uh-oh. Malaking bagay na yun. Kaya ako nakapag-ipon. Pero noong panahon ng mga yun, walang shopping. Todo tipid talaga. Walang kain sa labas. Tipid-tipid. So, from house to work, work to house na talaga. Ganun na talaga. Eh, ganun talaga. Sacrifice, di ba? Sacrifice talaga. Kasi meron kang ultimate goal, eh. Noon nga, muntik na ako nag-give up kasi akala ko hindi ko kakayanin mag-provide yung ano ko, susunod na vision ko. Pero sabi ko, nandito na ako. Wala na ako mabalikan sa Pilipinas. Yeah. Kailangan ko itong panindigan. We are proud of you. Yun. Ibay ng loob. And now, pupunta na yung parents ko dito. Yes! Determination talaga. Mami, experience mo. Ako? Experience ups and downs, ups and downs ng may OWP. Okay. Bilang isang may kasamang OWP, malaking tulong talaga yan. Kasi yung tuition fee ko, though binayaran namin yung 1 year din, kagaya ni Juriel. Oo. Kasi naisip namin na if meron kaming paunang isang taon, kumbaga meron kang 1 year edge na makapag-ipon din para sa next 1 more year na tuition fee. So, ayun. Luckily and thankfully, kami naman ay nakaipon within 6 months of stay dito sa Canada. Of course, with the help of my OWP. Working night shift, double job actually. Tulad ng nabanggit niya before, nag-work siya sa Value Village at saka dyan sa warehouse. So, pinagsasabay niya yon para lang makaipon kami. So, ang ginawa ko, habang nagtatrabaho din ako sa Value Village, nagtrabaho rin ako doon as cashier, and I enjoy that one. Parang gusto kong balikan kasi madali lang siya, kaya nga lang, so starting lang talaga, basic ang ano. At saka minimum. Yun talaga, minimum. Pero laking bagay. Malaking bagay. Tayo dun, ano? O, kahit na sinasahod ko nun kada payout is 500 lang, pero yung 500 na yun, naipon namin kada sahod ko, hindi namin ginagalaw, at yun yung kasi yung kanyang sahod is lahat ng expenses namin. Pambayad ng bahay. Malaki kasi ang rent eh. Mahal ang rent dito. Pagkain namin dahil may dalawa kaming bata. So hindi namin parang kayang tipirin ba yung... Sa pagkain? Oo, yung dalawang bata. Kasi syempre, pag nakita mo yung anak mo. Oo. Pag sinabing, mami, I like that one. So parang maano ka na, maawa ka naman na nag-Canada ka. Tapos di mo na maibigay yung dating na ibibigay mo naman kahit papano. So, ayun. Yung sahod niya is nauubos talaga sa lahat ng bills namin. Pero, so, yung sahod niya... Yung sahod ko, naipon namin at in 6 months na savings namin from my salary, yun yung naibayad namin sa buong kulang na tuition fee. Yun. Yun. Ultimate question na ba? Okay, final question na ba to? Kasi masyado nang mahaba yung vlog natin. Pero magandang mapanood nyo to para alam nyo yung i-expect, no? Or maging guide sa inyo, whether you are single or with OWP. Now with children. With children na papasok sa Canada as international student. So ang last question ko siguro is, with sa lahat, sa kabila ng nangyari, ng mga ups and downs na nangyari, meron ba kayong pinagsisisihan? Ako never, kahit nung super down ako na parang nag-give up na ako, never kong naisip na magsisi. And now, hopefully na maging successful din ako dito. Yun. Ngayon, medyo gumagaan-gaan lang ang buhay. Yun. Yes. So, last time na tayo ngayon, right? Yes! Ilang linggo na lang? Three more weeks. Yeah. Wala, never ako nagsisi. Wala akong pinagsisihan na pumunta dito. Fighting kasi, spirit. Kung nandito ka sa Canada, everything is possible. Tama. Tama. Totoo yan. Totoo in yan. God's grace. Yeah. Totoo talaga yan. Panginoon. Correct. Yeah. Mami, ikaw, ako, may pinagsisihan ka na ba? Gusto mo na bang uwi? Wala. All in all, sobrang happy. Blessing. Fulfilling. Yeah, blessed kasi parang naka-align talaga lahat ng simula nung nagplano kami hanggang sa ngayong araw na to. Kumbaga parang lahat ay ipinlano na ni Lord para sa amin. So, yun. Sobrang ano lang kami. Thankful kasi, talaga. Siguro ganun. Kapag pinag-pray mo rin kasi yun eh. Oh. Na kung will ni Lord na madala ka dito, eh gagawin mo naman lahat ng part mo, di ba? Siguro talagang ibe-bless ka ng todo ni Lord talaga. At saka yung paniniwala na pag hindi para sa'yo,
may, hindi para sa iyo pero may magandang kapalit yun, may dahilan yun kung bakit hindi mo nakuha ng panahong yun. Kasi may mas magandang para tama. Totoo kasi ang dami kahit sa amin, ang dami naming ano eh, mga bakit? Failure eh. Oo, kasi kung baga, daming sablay eh, sa nangyari sa amin. Naisip namin, bakit nangyari yun noong panahong yun? Iyon pala, may mas magandang dahilan. May magandang way. Oo, may mas magandang plan. Yun nga, napatutuhanan ko na nga yan ngayon. Tama. Oo, sobra. Sa lahat ng na-achieve namin, hindi pa man kami na-PPR, pero sobrang ano na kami, sobrang ang saya-saya na. Ewan ko, parang kung nasa Pilipinas kami, parang yung kung anong meron kami ngayon, hindi namin siguro ganun agad makukuha or maa-achieve kasi nga, manghihinayang ka eh. Dahil ang sahod mo, sapat lang para sa ano mo. Tsaka syempre isipin mo yung health mo. Pero, magsisave ka, tumatanda ka, nai-stress ka sa trabaho mo. Nagkasakit ka, ubos na lahat ng correct. Kwarta dito, mo. Pag may naramdaman ka, punta ka sa ano mo. Sa clinic, libre. May pahabol pa pala akong isang question eh. Ano yun? No, hindi naman siya talaga question. Kumbaga yung tips na lang. Tips. Oo, na may bibigay ano niya sa mga subscribers natin dyan. Yes. Sa mga aspiring international students. Don't stop believing. Believe in yourself. Continue dreaming. Pursue nyo yung mga pangarap nyo. Maniwala kayo sa sarili nyo at kay God. Matutupad lahat ng pangarap nyo. Ako, hindi ko akalain matutupad ko lahat. Yung pangarap ko na makapunta dito. It was very possible before. Pero ngayon, you're living in the... I'm living my dream. No, hindi pa lahat. Tama. Lahat. Kasi... In God's time. Oo, in God's time. In God's time. Pero, yan. Ngayon, maniwala lang kayo sa sarili nyo. Don't hold back, ano? Yeah. Push nyo na ng toto yan. Huwag kayo matakot. Umpisaan na nila, ituloy na. Huwag mag-alinlangan. Tama. Napag-usapan nga namin ni Mami nun, sabi ko, paano pagka na-refuse tayo? Re-apply. Ako sabi ko noon, kung hindi ako maka-approve, it means hindi para sa akin to. Hindi na ako magre-apply. So, sa awa ng Panginoon, na-approve naman agad. So, kaya nga, sabi no? ko, para sa akin talaga to. Kaya nung nag-i-struggle ako dito, yun yung iniisip ko. Mag-look back ka lang. Ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya ko to. Tapos, God will provide. Lagi yun yung inaano ko. Tama. Basta malakas ang paniniwala mo kay Lord. Talagang pinabay din niya talaga yung mga pangangailangan. Tama. Ikaw, Ami, meron ka bang may dadagdag? Ako, ang ma-advise ko lang is, kagaya rin ang paulit-ulit yung sinasabi, tamang mindset lang. Kasi kung meron kang goal na sinet para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, especially kagaya namin na may mga anak, kasi pinangarap namin to hindi lang para sa sarili namin, kundi para dun sa dalawang anak namin na mataas din ang pangarap ng mga yan eh. Kung nasa Pilipinas kami, parang hanggang kailan at anong trabaho pa ang pwede namin idagdag para lang ma-fulfill namin at hindi namin mabigo yung pangarap na meron sila. So ngayon nandito na kami, parang na ano namin na kaya naming ibigay kung ano yung pangarap na meron sila nang hindi nagdadalawang isip. Ako, so WP. Pinaaral ko nga to, naligapang naman. Pero hindi po kami milyonaryo. Oo, kumbaga natsaga lang dito. So ano pa ba naman yung mga pangarap ng anak mo eh? Diba? Tama. Na hindi mo pa matutupad eh. Guys, ang international student times 3 ang tuition na pinabayaran yan. Correct. So kung sila ma-PPR or maging citizen in the future. Ang tuition po ng international student na early childhood education sa buong Bali po, 28,000 or 29,000? No. It's almost 31,000. Ganun ba? Yeah. Hindi ko kasi hinong yun kasi. Oh, almost 31,000. Every term ako nagbabayad. Excluding books pa po yun. Excluding books pa. Pero kasama na dun yung insurance, di ba? Parang ang yaman-yaman natin, no? Correct. Yan. So, yan. Correct. Ito nga, gagraduate na kami. Ilang buwan na ha. Parating na yung nanay at tatay niya. Parating na rin yung tita ko na in-invite namin. And thank you Lord talaga na na-approve ang visa application nila. Everything DIY. DIY ang international student application namin. Pati lahat ng mga visitor. At next naman, i-DIY namin, PGW. PGW. Hopefully, PR. Ang nanay ko din, approve na rin, pero ayaw pang umalis eh. So yan, medyo mahaba na tong video na to, kaya please hit like po kung nagustuhan niyo yung content na to. At huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. At kung meron po kayong additional na katanungan, malay niyo, may part 2. Yun! Yeah.
So, thank you so much for watching, guys. See you next time. Thank you. Bye. Bye.